So, ayun na nga, dinumog na naman yung mga Facebook group, pati na rin yung official site ng My DeFi Pet about dun nga sa mga naging problema dun sa boss fight event. So, kahapon, nag-start yung boss fight event, madaming hindi makapasok, yung iba na-stuck na yung screen nila dun sa loading, yung iba naman nakapasok, puro failed transaction, although may nade-deploy naman silang pet, kaso nga lang madaming failed transaction, so ang daming gasto sa gas fee. After naman no, nag-release naman sila ng announcement na bibigyan nila ng compensation yung mga may failed transaction sa BNB, kasi mostly affected yung mga BNB user. So ang nakita ko dun sa post nila is DPET token ang bibigay nilang compensation. So kahapon, nag-decide talaga ako na hindi muna mag-deploy ng pet or pumasok dun sa boss fight event, kasi alam ko magiging maraming problema yan. Unang-una, nag-start pa lang yung laro. Pangalwa, ang dami ng player ng My DeFi Pet, lalo na yung i-announce na ngayong boss fight event. So marami nag-ahabol. Marami rin ako nakikita nagpo-post na gusto nilang bumili ng egg or nag-ahabol ng egg para makasali lang dun sa boss fight event, kasi nga masyadong hype yung My DeFi Pet ngayon. Kagabi, nag-release sila ng info, i-update nila yung boss fight event, kasi nga marami nagkakaproblema. Then dun sa mismong main account naman ng mga user, nagbigay naman sila ng compensation. So kahapon, naka-receive ako ng 1 million feeds. So siguro yon, another compensation nila regarding dun nga sa mga naging issue about the boss fight event. So kanina lang nag-decide na silang itigil muna yung boss fight event, kasi yun nga, ang dami pa rin nagiging problema. Syempre, medyo pangit na nga yung experience ng mga player ng My DeFi Pet. So magandang move din yun na ginawa nila. Pero ako, expected ko na talaga na mangyayari yan since nagsisimula pa nga lang yung laro. At talagang mangyayari yan sa lahat ng mga nagsisimula ang laro, lalo na dito sa My DeFi Pet, kasi ang daming player. Hindi pa naman nila naayos talaga ng maayos na maayos yung game. So inuna lang nila yung boss fight according to one of their devs, kasi nga para mabigyan naman tayo ng experience regarding doon sa play to earn bago i-release yung marketplace. So after ng boss event, tsaka i-release yung marketplace. Nagbigay na rin ng pahayag yung team ng My DeFi Pet, at tumihingi din sila ng pasensya regarding nga doon sa experience sa mga player. At maganda rin yung ginawa nila na tinigil na muna nila yung boss fight event kaysa naman magkaroon ng problema. So mas marami pa silang aayusin. So dun nga sa unang pag-update nila, yung nag-rollback yung mga account, hindi na nga nila kaya nga ayusin yun, kaya nagbigay sila ng compensation. So dito, instead na madagdagan yung problema, mas maganda na yung ginawa nila na tingnan kung anong mga nagiging problema, isa-isahin. Tapos, tsaka na lang siguro nila i-test or ibalik ulit kapag marami na silang na-fix. Kasi yung ginawa nilang fix kagabi, wala rin nangyari. Ganun pa rin. Same problem pa rin na experience sa mga players. At yun nga, nadadagdagan lang yung stress tsaka yung disappointment ng mga player na May DeFi Pet. So, ayaw na nilang dagdagan yun. So, good thing na rin na tinigil muna nila yung boss fight. So, idagdag ko na rin yung expectation natin nung kabilang araw bago i-release yung boss fight. Kasi according to them, wala naman kasing medyo malinaw na binigay silang information about weakness ng boss. So ang akala natin is ang weakness is mismong pet or type of pet ang kahinaan. Pero ayon dun nga dun sa boss fight nung nirelease, dun sa information, ang kahinaan or magiging weakness ng isang boss ay one of parts ng isang pet. So, hindi natin masasabi or masisecure na worthy pet yung madedeploy natin. So, walang information na gantong part ang magiging kahinaan ng boss. So, swertehan pa rin talaga kung makapag-deploy tayo ng worthy pet sa isang boss level. So, yun na nga, nagbigay na ng pahayag si Mira ng MDP Discord, at nakapost na rin yung announcement na to sa My DeFi Pet Facebook page regarding doon sa boss fight event. So na-realize nga nila na maraming problema doon sa processing ng data sa blockchain, na nagiging sanhi ng pagkadali ng mga transactions or iba pang nagiging sanhi ng problema ron na nakaka-apekto ng malaki sa experience ng mga players. So sabi nga nila, obviously
ayaw na nilang patagalin yung unsatisfactory experience sa mga players doon sa boss fight event. So according to Mira, Tumira, 3 points! Charot! So according to them nga, ang pinaka-genuine purpose nila kung bakit nila nirelease agad yung boss fight instead of marketplace is just to give us an experience about P2E and battle since nga hindi pa nare-release yung dalawang yan. And alam naman natin na maraming atat na atat dyan na magkaroon ng play touring tong My DeFi Pet. So, yun nga, sabi nila ayaw na nga nilang i-prolong yung bad experience sa mga players dito. So nakikinig naman sila sa lahat ng suggestions sa community. So according to them, we will listen and respect all of these to help us better improve the game for all users to enjoy our features. So nakikinig naman talaga sila sa lahat ng feedback and syempre magandang experience din to para sa kanila kasi nga nakikita nila yung problema. So makikita rin nila kung ano ba dapat ang i-fix lalo na't maglalabas na sila ng ibang play tour in this coming quarter 4 or fourth quarter this year. So itong boss fight na to, I think makakapagbigay ito sa kanila ng maraming information para mas ma-fix na nila agad ng maaga yung problema once na i-release yung play tour nila. So, tease-tease lang tayo guys kasi ano naman eh, too much effort naman ang binibigay talaga nila para lang ma-fix tong mga problemang to in the near future also. So, piniprepare na rin nila yung sarili nila. So, talagang lalabas at lalabas yung mga problemang ganito. Lalo na't nagsisimula pa lang naman din sila. So, for sure, yung Axie Infinity at saka yung mga ibang play turn dyan na stable na ngayon is dumaan din sa ganito. Kasi yung Axie Infinity, kahit medyo matagal na, nagkakaroon pa rin sila ng mga problema. So, may mga finifix pa rin sila. So, okay lang yan. At least, nandito pa rin naman tayo sa beginning ng larong to or beta stage pa rin naman tayo. So, nagbibigay naman sila ng mga compensation regarding dun nga sa mga apektuhan. So, nagbigay na rin sila ng announcement na pwede mo nang i-withdraw yung pet mo kasi dun nga sa boss fight event, hindi natin diba makukuha yung mga namatay nating pet hanggat hindi natatapos yung buong boss fight event. So, since tinigil nga muna nila yung event na to, so, meron na tayong option dun para i-withdraw yung mga pet natin kaso yung iba nagkaroon ng problema kasi nga napadami yata yung pindot ng iba doon sa withdraw and nakakaltasan sila ng gas fee. So, nagbigay na nga si Alex Pham ng another update na isang pindot lang ang gawin nila doon sa withdraw para hindi magkaroon ng mga extra charges. So, I think ito yung pinaka-problema ngayon nila eh about doon sa blockchain or sa data nga ng blockchain regarding sa pagpaprocess ng mga ganyang gas fee. So, nagkaroon ng congestion sa dami nga ng transactions sa BSC. At yun nga, dineside na nila na i-postpone muna yung boss. So, sa ngayon, ang pwede lang natin gawin is yung normal mode na pwede tayong mag-taning. And then, yung usually na ginagawa natin dati. So, sa ngayon, maghintay-hintay tayo ng announcement kung kailan ba may babalik yung boss fight. Kasi ginagawa na nila ng paraan yan sa ngayon. So, hintay-hintay lang tayo guys at konting tease at pasensya again. Pero magiging stable din yan kasi nakikita naman na nila yung problema. So, hindi naman nila maayos ang isang bagay nang hindi nila nakikita yung problema. So, konting tease lang sa ngayon, okay? So, for now, yun lang muna ang may update ko sa inyo at kita-kits tayo sa next video mga kaibigan, mga tropang malupet. And stay safe everyone. Don't forget to follow our Facebook page, Malupet. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel kasi once na monetize tayo, papag-giveaway tayo ng DPET token para sa mga follower natin sa Facebook page at saka subscriber natin sa YouTube na rin, okay? So, ingat ulit mga tropang malupet and stay safe everyone.